February 17 hanggang 19 ng taong kasalukuyan, isinagawa ang hot pursuit operations ng Philippine National Police sa panguna ng Maging Municipal Police Station, 1st Provincial Mobile Force Company ng Lanao del Sur Police Provincial Office at Provincial Intelligence Unit. Nakainkwentro ng mga otoridad ang nangangalang Otin, anak ni alias Fighter. Sinasabing isa sa limang suspect na kasalukuyang at large sa pananambang kay Lanao del Sur Governor Mamintal Bombit Alonto Anjong Jr. nitong Biyernes, Pebrero 16, 2023. Nagresulta ang pananambang sa pagkamatay ng apat na katao kung saan tatlo rito ay pawang mga pulis na kinilalang sina Police Senior Sergeant Muhammad Juray Mipanga Adjong na na-assign sa Lanao del Sur Police Provincial Headquarters, Police Corporal Johanny Lawi Sumandar na nakadistino sa Marawi City Police Station at Police Corporal Jalil Ampuan Kusain na naka-assign naman sa Provincial Headquarters. Naganap po yung shooting incident ko saan nasugatan po si Governor Adjong ay agad pong nag-dispatch ng mga follow-up operatives yung ating regional director. Papunta po doon sa ruta kung saan po tumakas yung mga suspect natin. At naumpisahan po ito noong February 17 at hanggang 19. At yung mga araw po na nagkakandak ng hot pursuit operation, yung ating mga operatiba, ay nakasagupa nga po nila itong isang grupo. At doon sa sagupa ngayon po ay napatay nga po yung si alias Otin. At noong una po ay hindi pa po ito na-identify kaagad ng ating mga kapulisan. Kaya hinanap pa po nila yung mga testigo doon sa pangyayari kay Governor Adjong at dinala po doon sa crime scene para ipa-identify yung napatay po nga suspect. At doon nga po, ina-identify ng mga testigo na isa ito doon sa responsable sa pag-ambus po kay Governor Adjong. Samantala, na-recover mula sa suspect ang isang Colt MK4 caliber 45 pistol na may serial number na 79234 na may 6 na live ammunitions. Kasalukuyan na rin itong nasa kustodiya ng mga investigador. Malugod na binati ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. ang matagumpay na operasyon ng mga otoridad kasabay ng pangako na hindi nito hahayaang makalusot ang anumang banta ng karahasan at seguridad ng mamamayan. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa mga kaanak na mga biktima para sa kaukulang reklamo na isasampa sa mga suspect na naturang ambush. Isa sa mga anggulo na tinitingnan ng pulisya ang kampanya ng probinsya laban sa problema ng marijuana. Sa ngayon, yung motibong tinitingnan natin base dun sa ulat po ng ating regional office, isa sa tinitingnan nilang possibility ay yung pangyayaring nagkaroon ng isang marijuana eradication operation doon sa municipality of Maging, ano, at yan ang tinitingnan nilang most possible motive, ano. However, hindi natin isinasantabi yung iba pang motibo sapagkat patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng ating SITG. Panawagan ng mga otoridad sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanila ang anumang impormasyong kanilang makukuha sa kinaroroonan ng mga suspect. Para sa Pilipinas Kung Mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.